نبي وإياهم نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراطا صراطا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. Okay, maraming salamat, dear video friends. No? Alam ko, bisik-bisita kayo lahat, pero pinaulakan talaga ninyong ministro. Pero na-miss ko natin ang isa't isa. And now, we have an opening statement from our dear Deputy Minister, Dr. Zul Garden M. Abbas. Salamat. Welcome po sa ating press conference together with the launching of the Dengue Awareness Campaign. Nagpapasalamat po kami sa aming media friends for sa pagpapanula po ng ating press conference. Patalagayin po natin ang ngayon and other issues as well. Again, thank you sa lahat and welcome. Of course, so, maraming salamat ulit sa aking mga new media friends. Basically, ang pinaka point out po natin ito, itong launching natin ng Dengue, especially with our meron tayo naman ngayon, get out and tapang mag-5S po tayo, no? Siguro sa first question, and of course, kapapakilala din po kayo, kasi recorded po ito lahat. And question, kung sino po sino sumagot sa tanong niyo. Okay po, ang uulan po. Okay. Good morning po, Subsahir, thanks for the opportunity. Dr. Bato City. Dok, sabi nga po ang barangay, Kabawang, yung pumapakalawa sa maraming bilang ng Dengue ngayon. Number one, our extent, okay? Gano'n po karami yung Dengue cases natin sa ngayon? Kabawang? Oh, no, ba't lang as of March 2023, ibig sabihin this week, meron na po na tayo na italang apat na kaso ng Dengue sa RH10. Sa pag-uuno, meron po tayong tatlong kaso ng Dengue. Ang pinakamarami po talagang kaso ay nasa cluster 1, which is composed ng limang barangay, which is the Bagua Manor, Bagua 1, Bagua 2, Nalanganan, Mother. So yan po talaga yung mga may mataas na kaso ng Dengue. Nalanganan, RH10. Nasa 56 na po tayo as of morning. Kailan po ba tayo nag-declare ng outbreak? Mga kaano, ilang kaso po para pwede mag-declare ng outbreak? So yan, bago natin siguro sagutin, yung sinabi ng mga exploding week, pero yung cumulative cases from January to June of this year is nasa 285 na cases. Unlike last year, of yung 2022, meron lang tayo 185 cases. Sa Cotabato City na. So sa buong farm, meron tayong total of 662 cases for 2023, halos pare-pareho lang sila noong last year. Pero sa Cotabato City kasi na-notice talaga natin na talagang mataas, no? Parang hindi naman halos tumoble. Pero mataas talaga yung ipumpara mo sa Dising City noong last year. So 185 on January 2 noong last year, pero ngayon 285. Yung death, may mga... Zero. Okay. Ilang kaso po ba? Bago pwede mag-iglara ng outbreak sa isang lugar? Okay, so... Thank you very much, question, sir. Yung declaration kasi ng outbreak, sir, is sa 85, sa limang taon na tinitingnan yung data ng mga
example, endemic siya sa atin, marami talaga case, umabot tayo ng 300 class every year. So kung ganun, hindi tayo basta-basta makaka-declare ng outbreak without the data coming from the previous years. So 5 years po yung tinitingnan natin before tayo mag-declare ng outbreak. And kinukumpute po natin yung threshold. Kasi in every disease na tinitingnan namin sa surveillance, merong threshold lahat yun. And it's computed depending on the cases, history cases, at saka deaths noong mga previous years. So, kung tatanungin po kita, nagpapasa po yan iba-iba sa iba-ibang ano. Wala siyang sabi na not unless it's cholera. Because pag cholera yan, one case yan, automatic outbreak yan. Hindi yan ganyan sa akin. Okay, so yun o, may tinatawag tayo epidemic threshold. So pag lumampas siya, yun yung pag lumampas niya doon sa epidemic threshold, parang pwede siya eh, nag-craft yan. Pag lumampas yung cases mo doon, that's the time na mag-declare ka na ito. So gaya sa ating sir, hindi yan siya uniform, hindi nagpapari po yan. Kaya lang, yung sinasabi niya naman cholera, hindi lang po doon sa cholera. So any disease na hindi prevalent doon sa area. Pag wala na walang case, kung tapos lang nagkaroon ng kahit na isang kaso, outbreak na kaya. Like for example lang, magkaroon ng Ebola sa isang area, wala namang Ebola dyan. Kahit isa lang magkaroon yan, outbreak na po kaya. Incoming voice call for GCASH. This is talagang endemic na sa akin. Year in, year out, meron talaga tayong cases. So, kailangan tingnan mo yung data from the past years, tapos mag-establish ka rin yung pinatawag natin epidemic threshold, pag-lumabas doon yung cases mo sa ngayon, yun lang sa kakabag-delicate na. Sabi niyo, gusto sa kapansin mo din dito sa 34S, sabi niyo mga kanila, ngayon 5S na po, alam mo. At matatagalan ko pa yung ba ito, magiging 6S mo ba ito sa next year? Sa implementation kasi natin, usapan natin yung kapag doon sa program matrix natin na implementation. Meron tayong research sa mitakalas. Kaya nagkakaroon tayo ng additional sa mga implementation natin na actions. It's because of the result of the researches which was made previously. Sa mga previous na experience namin, hindi lang po sa Parma, this is nationwide. So, yun lang din sa amin, ini-strengthen namin yung sa research part natin sa MOH part para magkakaroon din tayo ng, sa sarili natin na makagawa tayo ng research in terms sa mga implementation ng program sa ating research. Okay. Interesado ako doon sa yung sakit, dengue, testing kit. Available po ba siya sa ating mga health stations and sa hospitals? Is it free? Yes po, available po siya sa mga areas, but it's limited. Yes, it's free. Ngayon po, ito po ano natin sa testing. If you look at the data, yung sinabi ni Doc kanina, binasa niya sa inyo about doon sa data ng matabago bakit marami. Kasi yung testing capability nila mataas. So hindi po namin pwede sabihin na pag konti lang yung kaso, ibig sabihin po telengue. It may be kulang sa testing capacity. Kaya ngayon, ini-strengthen po namin sa program, nagpa-purchase po kami ng mga testing kits which is pinoprovide namin agad-agad. Actually, si Cotabato City, mabili sila mag-request ng mga testing kits kasi mabili sila nag-test. And remember, dito po sa atin sa Cotabato City, dito pumupunta yung mga kapitbahay natin dito na testing. Kaya expected po na mag-shoot ng mataas yung data ng city. Kasi we cater yung mga kapitbahay po yung municipalities natin dito sa park. Pwede ba natin makulit? Wala yung mga symptoms na yung dengue para sa patuloy ng listeners? Ako, kasi maraming sakit na kapag pareho. Maraming kaso. So, pwede natin ma-specify yung lahat ng symptoms ng dengue para at least alam na ako.
bago natin tinitest ang pasyente sa leaky test kit, kasi nga limited lang yung ating kit, ina-assess natin yung pasyente. So first, meron siyang fever. Usually tumataas mo talaga ito ng 39 degrees Celsius up to 40. And then, tinatanong natin siya kung masakit ba yung kanyang ulo or usually masakit yung likod ng kanyang mata. Loss of appetite, masakit ang kasukasuan, nagsusuka, panghihina, no? Masakit ang kanyang mga muscles. So, yun yung usually na symptoms ng dengue. Pag meron naman bleeding, tinatanong natin ang pasyente kung meron na siya na isuka, na parang lakish. Ganun din sa kanyang dugo, makikita na parang lakish. Ibig sabihin, baka may bleeding na sa loob. And ina-assess din natin yung tiyan ng pasyente kung matigas. Kasi tigas ng kahoy, ibig sabihin, merong bleeding sa loob. So yun yung mga danger signs na pinapakita na baka na mauwi sa death. Okay, so dagdag lang, no? At the start of the dengue illness, non-specific yung symptoms. Ibig sabihin, yung symptoms, hindi mo siya ma-differentiate sa ibang sakit. Like kahit UTI, hindi mo alam kung UTI yan or what, unless na magpalaboratory. That's the reason why yung number 3 dyan sa ating 5S is seek consultation. Actually, seek early consultation. Kasi sa first day, hindi pa bababa yung platelet. No? Pero sa second day, most probably bababa na yung platelet. Nanonotice na bababa yung platelet. So, the only way na malaman natin na dengue yan is check up yung pasyente. And, of course, the doctor magpapakuha ng ugo. Magpapakuha siya ng CBC platelet urinalysis. May homo x-ray. Kasi it would be na pwedeng dalawa. Saan ka UTI siya, at same time, dengue rin siya. So, hindi mo siya ma-differentiate kahit sa viral infection. Hindi mo siya ma-differentiate. No? Kasi non-specific na yung symptoms. Pwedeng fever lang. Headache, it's na minimum. Pwede ng ulo, walang kanang kain, nagsusukal, nagsusukal, nagsusukal. Pero, akala mo, ordinary lang, kaka, viral lang yung pala dengue. And also, magiging pala is viral infection. For me po, Mark from BSMS. Of the 662 total cases, ilang percent po doon ang mga estudyante? Mataas ba the reason why yung pag-aing natin is nakapokus sa mga kaaralan? Sa amin, sir, data shows po. From sa age group, malataas talaga ang 0 to 9. Ang 0 to 9 is composed sa firm-wide 316, a total of 316, almost half the total. So doon nakikita ko natin yung trending sa anong age group ang tinitingnan natin. And susunod-musunod to 18 to 19. So pag tinitingnan natin, yun sila yung nagtatap. And nagkakagano sila eh, sunod-sunod. So walang break. Kumbaga, ibig sabihin, kung na-lower yung pH, the more prone sila for the virus. So yun yung nakikita namin doon sa data. And what important din po na mag-take note natin, kaya importante na inaalam po natin kung ano yung mga matataas na cases na mga kaan, guys. Because, pag merong nag-aspect po sa kanila na pwede natin magiging consideration na mataas na case nung barangay kung saan siya napuntahan, submit na lang yung kagad sa protest. Kasi most probably, no most probably, hindi naman natin sinasabi na meron talaga, pero it's eating a risk because nasa isang community siya na mataas yung mga cases. Ibig sabihin, endemic siya doon sa lugar. So yun po yun. Okay, magandang atin mo sa atin. Gracie Mabot ng 2X Program. Sa nabagit nyo kanina na figure, sir, aling problema siya po, in particular, sa foreign, mas may naikamalang mataas na kaso ng dengue po. And second question is that, nag-drive pa
yung computation po. Kung sa mga inilalabas po na number of cases, SCRMC, paano po kayo nag-communicate sa kanila para po mas ano yung data natin sa inilalabas nila at sa inilalabas nito. So, hello question, yung first question is, ano yung probinsya na may pinakamataas? No? Dito sa case natin, as of, this is Mobility Week 17, no? Lanao del Sur po, 143 yung kanilang case. And compared sa case na Manila for the previous year, okay, usually ganoon na kami mag-present ng aming data. Ino-compare namin siya sa previous year. Pero if you mag-i-record namin, even pinakamataas yung Lanao del Sur, mas mababa siya na yung taon compared sa same time noong last year ng almost half. So, doon natin makikita na ngayon, kasi nasa 143 siya, previously, nasa 264. So, kahit sabihin natin mataas na yung number ng mga cases niya, say, lesser siya than last year. So, kaya maganda yun, nakikita at na-analyze namin yung data namin based on the historical data which we have. Sa second question po, yung about doon sa ating, sa CRMC ng mga cases, nagkakaroon po kasi kami ng records review, data reconciliation. Ang kukuha po kasi ng data sa sangay ng MOH is the Regional Epidemiology and Surveillance Unit. And nagkukoordinate po yan sila, most okay lang na meron talaga kami the same people. Because isang sistema lang po yan, computer-based at software-based. And sinasubmit niya siya directly sa central office. So kung anong data nila na meron kami, is just the same po. Pero meron lang capability na mag-disaggregate po yung data. Yun yung maganda po. Kasi pwede mo siyang tuning kung ano yung gusto mo. Ito si RMC lang. Pwede mo magkuha yung si RMC sa mga office nila. Pero yun na lang, tingnan natin po na si RMC is a medical center. It's not only catering for farm, no? Nag-i-cater siya ng lahat ng mga communities natin and mga municipalities natin surrounding. So, medyo mahirap po sa analysis yun kasi isang malaking ang variable niya o kung titingnan natin. Pero, nakaka-capture po lahat ng mga cases doon sa hospitals at nare-report po nila. Additional yung sa kanila lahat yung pasyente doon na re-register kaya nga mataas yung case ng Cotabato City kasi hindi tingin ko hindi naman lahat ng Cotabato City yan pero kasi since dito din na nasa CRMC nag-credit siya sa Cotabato City parang ganun yun po kayo ng blog, ano, kapatamit ka talaga yung mga taga-North Cotabato sa Tandilorat Province. Pero ako yung bawa kung may buwan sila ng makanit ala. Ima-minus ba? I-disregard ko talagang buo na yun. Nakukunin yung number. Basta na rin sa ano. Regardless kung saan. Kaya blow mo, parang malaki talaga. Okay. So eto po, yearly ka man na nakikita ni Lulusan ang ating ganito, yung ating dengue awareness campaign. Minsan, bullier pa yung ating campaign sa dengue. Ano pa kaya yung mga pwede natin gawin para makamit natin yung zero dengue fatalities? Ano po yung mga dapat natin katag para mas maging maging pangyong campaign? Yeah, kung tingin namin itong 5S, sapat na po. Kailangan ko lang talaga targetin yung pinagkakanyan ng dengue, which is lamok. So, mukhang mahirap siguro masukod yung lamok. Yun yung sasabihin natin na kasi year in, year out. Siyempre, yun yung sinabi ko sa inyo kanina, na yung itlog niya, it can survive as 8 to 9 months, up to more than a year.
nakakasurvive siya. Kahit na nag-dry na yung pinangitugan, nalagyan ng kulit-kulit, mag-hatch pa rin din. So talagang mahirap yung sumpuin unless kung targeting mo talaga yung medium size or self-proteca. Kailangan, kaya nga kung nakikita nyo dito sa ating activity, hindi ng MOH. Kasama natin, of course, ang DHEE. Kasi, nakikita natin sa ating mga datos, mga bata talaga sa kanya, ang maraming cases dito sa mga cases. Especially mag-aaral. So, kaya na sinabi ko kanina, may reason na yan, naunang, umaga-umaga pa lang sila yung hindi-easy na. Tapos, sila rin naglalaro sa mga magunan. Tapos, surface area, mas wider sa surface area nila, mas warmer ang kanilang skin sa territory. Kaya mas target, mas prone talaga sila. At saka, mas, kasi gano'n sila eh. So, mas prone sila, mas target sila ng mga. Day in and day out, or yearly, sasabihin natin na every year, ito yung ating advocacy na hindi tayo nakikita. Kaya yan lang po ang alam natin. Kaya natin gawin. Napakasip po for at least mag-mitigate or mag-minimize ko dito sa inyo. For addition, additional lang po, kung makikita ninyo yung advocacy, part yun siya ng program, So, isa rin yun sa mga pinapasalamatan namin na ito yung mga media partner. Kasi mas mabilis at saka mas malawak yung pag-alit sa community. Kasi kami, meron din po kami, meron kami sa kami sunat. Pero hindi siya ganun sa amin na, like, hey, lang, isang ano lang po. Pero in our way, no, sa amin sa head, in our way, ginagawa namin yung advocacy. And napapasalamat po kami na unlock niyo kami ng mga samana ganito. Nagiging kasama talaga namin kayo sa lahat ng pagpapasiyan po namin sa iyo. Especially dito po sa iyo. May tanong ko po? Ako mo. Sige. Let's shut up your throat. Ang voice of the body po. So, ano po impact itong dance floor natin ngayon? Makakatulong ba ito ng kapawa na rin-resist dito sa siya po ako, no? Dahil sabi ko, tulong-tulong po natin gawin yun. That's the reason why na tinitingnan namin ang ating pwede pa mag-question ma'am? Sa talagang kakuha sa mga health advocacies. Hindi po namin kaya na ito ng amin lang. Kailangan namin ang mga ng university, for the schools, media partners, for the advocacies. And of course, sa amin na rin kami yung Hindi lang sa araw pwede magtumaga, pati daw sa gabi. Ito pa ito daw? Pag maraming baso. Yes. Yeah, preferably, yun yung kanila, prefer nila na umaga sa gabi. Kasi meron din silang life cycle din. So, for example, mas active sila these times, nagpapahinga sila, parang kawin ba? O sabi, natutulog. So parang yan ang din yung labo, ganun din, nangangangan sila. Preferably, twice. Pero hindi ibig sabihin, nagpun lang talaga sila nangangangan. And before, sabi natin na nakakasurvive lang sila doon sa mga clean waters. Ayun, hindi na. Yes, even doon sa mga akala natin na pinangihitungan nyo ako, pwede sila manitin ko. Pero ang prefer nila is yung malinis. Mas active. Ito, they're testing kids ba? Pinagpagbenta sa MHO? Pre-pay ito? Kasi makakala yung sila kapasipala natin ng kapasyon.
Yes po, sir. Kasi din mo sa kanina sa dami ko. Yearly na po, procure po kami ngayon. Hindi lang po sa MOH pero na sa procure niya. Si DOH na lang po sa procure din. Pinababa po sa atin. At pinababa po namin yan sa mga provinces. Kasi po, hindi naman po kami nagtaday po sa regional office. So, namibigay po namin sa kanila lahat yan. At sinalun po yung gera sa baba. So, sila po yung nagtadayang roles. And sir, it's great. Pero, sa sabihin ko lang po is, nasa native lang po din siya. Kasi, for example, nagkaroon tayo ng mga 5,000 pieces. Medyo malilimita tayo doon. So, kaya nga sabi ni ma'am, before pa, pasok pa lang, pag-seek the consultation, ina-assess talaga na mabuti para hindi masayang yung testing. Tinitingnan talaga po na fit siya sa category na it needs to be tested. Pero kung meron kayong luxury, no? Kung sana, no? Sa, hindi lang sa dengue, hindi sa lahat ng programs namin. Kung meron kayong luxury ng testing, lahat itest natin kahit wala po. Walang problema yun. No? So, pero ngayon, nag-i-strategize at i-prioritize po tayo sa akin. Pero hindi po. Okay. Before we go to the last two questions po namin, kasama rin po namin ang MUSCD, first round one, si Ma'am Giselle Ali, at meron po yung pinigil sa kanyari, and of course, ang Sige Ali sa Kalawag City, Ma'am Martinez. Okay, Ma'am, ang question po? Yes, Tay Abdul Karim from Adolescent TV News Online. Katanungan ko po sir, ano po yung highly recommended po natin sa ating mga kabansabor upang maiwasan na natin itong pinakamatinding sakit na dengue? Yeah, pabalik din tayo doon sa kindness. So, bilang paalala sa ating mga kababayan, unang-una, search and destroy. Marami natin yung mga pinamumugaran. Pag pinanginitugan pala yung ating mga lamok, like yung mga tubig sa ating mga tram, tubig sa tire, tubig sa mga takip ng kuya ng FC or tubig ng sa mga flower base natin, tubig sa ating mga narulog, tapos tubig sa likod ng ref. Akala mo nakala natin, walang po lang pero yung ref pala natin. Yung pag-trabal pa rin, pinamingin po lang pala talaga ng panayang po. So sa mga gulong, yung mga tayo, no? So, doon, search and design, hapin natin yan at ibubus. Walang hindi mangingin po yung mga tayo. Pangatawa, yung ating self-protection measures. Yung pagsasuot na damit na makapang manggas. Paggamit ng mga lotion, mosquito repellent, and pangatlo yung pag-seek ng consultation. Dapat magpukonsulta agad kapag may naramang gamang laknat. Kasi yun lang talaga ang patalang laknat. At second day ng laknat mo, pwede mo check up na. And pang-apat is yung pag-support sa spraying and fogging operations. Kapag meron ng outbreak, marami ng cases sa area, pwede po kayong mag-request sa City Health Office, sa inyong IPH post, sa RHUs, na pwede po kayong mag-spray dito sa amin. Marami ng mga cases na may area. And yung pag support hydration. Yun ang maraming tubig pa, hindi na rin ang tubig mo. Stop na po. Okay. Okay, last question. I think parang hindi namin in-expect yun kasi actually trabaho ng contractor. So, siya yung before, even dapat inaasikaso niya yung pag-construct. Kasi hindi naman MOA sa pag-construct. But
scholarships na ganyan, hinahanapan na natin ang solution. Hopefully, mahanapan na natin ang ganyan. Actually, ang beses na kami na maybe you can seek the help of other agencies as well, like, for example, intergovernment relations body, and other mechanisms. May mga mechanism naman tayo to solve, no? To find solutions to whatever issues magkakaroon between Bansamoro government and national government. So, hopefully, So, as for Alejo, so, sa measles rubella po, we already garnered 83.26. And I'm very happy na di na po kayo yung 83.26%. Sa Uniti naman po, we have the 30.26. May mabigla na galing po ito sa problema sa supply. Galing po sa central. At hindi lang po mag-supply. So, happy hindi po lumating. So, baka magkakaroon na lang, you never know. Pero, based dito sa 13% sa FAR, na-pick na po tayo. Meaning, yung ating, binigay na lang region sa atin, almost used up na. Gusto ko lang i-take po na yung doon sa 13.26, we have already vaccinated 28,600. Dami po yun. Out of ilang target? Ang target po natin is 250. Aling province pong pinaka-very good? Sa aking network. So, ang pinaka-mataas po sa ating is Sulu with 99.90%. So, actually, sila oh my goodness. Nila. Very quick story. Nasa 73% lang po ang bar. Okay, second to the lowest tayo. Oh. Hindi tayo pinaka-hold. Second to the lowest tayo lang tayo. And ang issue po is, si Sulu, naipon nila yung kanilang data. Kasi lang ang problema nila sa sending ng data nila. Nung time na nag-meeting kami with Central Office, nagkaroon sila ng election, they were able to report sa mismo sa aming meeting with Central Office. And we found out they are already 99.9%, which inagat si Bar into 83.9%. So sila po bumita. But kami, hoping din kami na yung iba yung mga provinces natin will do the same. Kasi maraming, isang din po sa issues natin is yung connectivity natin, hirap talaga. And ang official data na tumuling from the central office at lalabas from the central office is digitalized already. Kaya medyo gagawin si Mark. Dahil we have a lot of areas na yung connectivity medyo challenging, no? Medyo natin sabihin, very challenging na. Pero despite that, kung titignan nyo po, hindi po tayo nauubos. So, we are happy to say na yun po yung ating naging accomplishment. Okay, no, mga congratulations. Parang ihingin na si Sir Sam, no? Hindi naman na-kesyo hanggang bukas na lang, wala na. Continuous. Yes, people. Regular.
And we are waiting for the decision of the central office. Kasi mga darating na po yung OBB. So we will be waiting for the decision. Kasi sila na po mga de-design. Okay. Or another side, ito na nung i-design. Bakit pa ito yung program? Kasi ito po ang pagkuhan ng post. So, ito po yung mga tinatambayan po ng tubig, like yung mga drum, yung mga body, more than 7 days na tatambayan ng tubig, yung mga gulong, yung mga kakayan, pwede po may tubig doon at ang bugan natin ng mga damok. Then, of course, yung mga alulod, yung mga base, power cuts po natin, yung likod ng rep. So, lahat po ang nangyayari na pwede po ipulang mo ng lamok, kailin po ninyo yung tubig po niya. Yung self-protection measures, yung pagsusuot ng mga gamit na mahabang manggas, kahit hindi po tayo matagal. Tapos, yung pagsusuot ng mga lotion na mosquito repellent. Then, pangatlo, yung pagpapakonsulta kapag meron pong nakakamdaman, especially lang na, no? Naaabot po sa pangalawang araw. Then, pang-apat is, yung pag-support na po sa pag-springing and pag-papanging o kapag marami ng cases sa inyong barangay. Pwede po kayo lumapit sa ating city offices, integrated provincial health offices, mga IPHOs, para po humingi po kayo ng tulong sa pag-papanging and springing. Then panglima is yung pag-support ng hydration, siguraduhin po na hydrated, palagi po uminom ng tubig para hindi po maninig. So, of course, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga lumalo dito sa ating aktibidad ngayon. Of course, from the MPH team, Ma'am Giselle, and Mamundas from the City Health Office, and of course, ang ating mga media partners. Maraming salamat po. And of course, the Bukit-Ugay Central Elementary School. So, maraming salamat po sa ating lahat. Diyan po nagtatapos guys ang ating press conference.